Paano nga ba nagsimula ang Yamaha Corporation? Sino-sino ang founder nito? At ano-ano ba yung mga produkto na nagawa nila dito sa mundo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga pare ko. Pero bago natin ituloy yan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe and like and follow niyo na rin po ang ating Facebook fanpage. Kapag narinig natin ang Yamaha, ang una kaagad pumapasok sa atin ay mga motor at musical instruments. Kasi yung dalawang produkto na yan ang pinakasikat na nagawa ng Yamaha sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, isa ang Yamaha sa top best-selling motorcycle. Kilala nga ang Yamaha sa kanilang mga Mio series. Pero sino nga ba ang founder ng Yamaha? Walang iba kundi si Torakuso Yamaha. Si Torakuso Yamaha ay sinilang noong May 20, 1851 sa Wakayama, Japan. Ang tatay niya ay isang astronomer kaya nabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng mga access sa iba't ibang libro tungkol sa astronomy. As a result ay nahiligan ni Torakuso Yamaha ang mga machines at technology. Pumasok si Torakuso bilang manggagawa ng relo sa Nagasaki, Japan. At makalipas niya ang ilang taon na training ay naging expert na siya dito sa paggawa ng mga relo. Di kalaunan ay natutunan na rin niya ang paggawa ng mga medical equipments dun sa Osaka. Hanggang sa noong 1886 sa edad na 35 ay nalipat na nga siya sa paggawa or pag-repair ng mga medical equipment. Kaso, yung kinikita kasi niya dito ay hindi sapat para sa mga pang-araw-araw na gastos. Kaya sumasideline siya bilang isang manggagawa pa rin ng relo at yung rickshaw. Sa mga hindi po nakakaalam ng rickshaw ay eto po yun. Isang araw ay may isang eskwelahan na nagtanong sa kanya kung pwede ba niya gawin yung kanilang nasirang organ. Nung una ay nag-alangan pa nga si Torakuso kasi wala siyang background or alam sa pag-repair ng mga organ. Pero sa sobrang liit kasi ng lugar nila, walang qualified or may alam na i-repair itong organ. Kaya ang ginawa niya ay in-accept na lang niya yung service na yon para gawin yung organ. At habang ginagawa niya itong organ ito, nakita na niya yung cost ng sira. Ito yung unang experience ni Torakuso na makagawa ng isang musical instrument. Di kalaunan ay pinag-aralan na nga din niya yung paggawa ng mga musical instrument at tinulungan siya ng financial galing sa Toyosaku Fukushima. Ito yung director ng Hamamatsu Hospital, yung pinag-re-repairan niya ng mga medical equipments. Sa isang maliit nga na kwarto ay dito nag-umpisa si Torakuso upang pag-aralan at gumawa ng musical instrument na organ. Taong 1887 nga nang magawa nila ang pinakauna nilang Japanese-made reed organ. Sa una, syempre may mga negative comments kasi ito yung pinakaunang nagawa nila. So hindi pa talaga to perfect. Marami silang mga na-receive na negative comments dito sa nagawa nilang instrument. Kaya ang ginawa ni Torakuso ay pumunta siya sa music department ng Tokyo para mag-aral sa university. Para malaman niya yung mga music theory. Di kalaunan nga ay nagawa nila ang kanilang pangalawang reed organ. This time, sabi ng mga musician ay para daw made in abroad itong nagawa nilang musical instrument. Hanggang sa may nag-order sa kanila ng 7 reed organ from governor ng Shizuoka Prefecture. Noong March 1888 ay ginamit ni Torakuso ang abandoned Hamamatsu Temple para gawin nilang factory sa paggawa ng mga organs. Katulong niya yung mga karpintero at mga cabinet makers. Kaya mga pare ko, kung mapapansin nyo yung logo ng Yamaha, yung gitna tatlo yun na pinagdikit-dikit na tuning fork ng musical instrument. Kaya ganun pala itsura ng logo ng Yamaha may influence pala yun ng music. Taong 1887 nga nang maitayo ni Torakuso ang Nippon Gaki Corporation. Ito yung ngayon na Yamaha Corporation. Sobrang naging successful nitong company na to pagdating sa music industry. Kasi dito, ang Yamaha Corporation kasi, hindi lang mga organs and piano yung mga napoproduce nila. Nagpoproduce na rin sila ng mga drums, may gitara, brass instrument tulad ng trumpet, saxophone, clarinet at iba pa. Ganong kalaki ang Yamaha Corporation. Sobrang tinangkilig nito dahil nga sa mga high quality ng mga products nila. Kasi pag sinabing Japanese talaga, maiisip ka agad natin quality yung mga products Fast forward tayo mga pare ko sa year 1945. After kasi ng World War II, dahil sa malikot na imahinasyon ni Genichi Kawakami, ay nabuo ng Yamaha Corporation ang pinakauna nilang motorcycle gamit yung mga tira-tirang
production machinery nila after ng World War II. Ito yung YA-1 aka Red Dragonfly. Actually, ito yung copy ng German motorcycle na DKWRT-125cc. At taong 1955 nga mga parikoy, yung motorcycle department ng Yamaha Corporation ay nag-separate na sa company. Ibig sabihin, dito na buo ang Yamaha Motors Corporation. Itong Yamaha Motors Corporation at Yamaha Corporation ay magkaibang company na. Pero ang Yamaha Corporation pa rin ang private company na may pinakamalaking share dito sa Yamaha Motors Corporation. Dito sa Yamaha Corporation, ay hindi lang mga motor yung mga na-produce nila. Kasama na nga dito yung mga motorized bikes, fishing boats, basta yung mga products na may kinalaman sa engine. Kasi kung iisa-isahin ko yung mga nagawa na nilang product, eh napakahaba na ang video na to mga parikoy. So basically itong Yamaha Motor Corporation, eh gumagawa sila ng mga produkto na may kinalaman sa engine. Taong 1998 naman mga parikoy, nang magawa ng Yamaha Motors ang pinakaunang YZ-FR1 na mayroong 1000cc 4-cylinder sport bike. Ito pa trivia mga parikoy. Kung familiar kayo sa Star Motorcycle, eh brand din ito ng Yamaha Motors. Ito yung mga cruiser series sa American market. Taong 2007 naman, nang dumating na nga dito sa Pilipinas ang Yamaha Motor Philippines. Yung time na yun, napaka-memorable sa akin ng mga two-stroke motorcycle nila tulad ng RS125 tsaka yung 135cc nila na two-stroke. Yung mga ginagamit ng mga kababayan natin pang negosyo at pang tricycle. Taong 2010 naman, nung una kong nakita yung Mio Sporty tsaka yung Mio Soul. Hindi ko lang alam kung anong year na idala ng Yamaha sa Pilipinas ang mga Mio series. Pero 2010 kasi nung nakita ko na tong mga scooter na to eh. Unang kita ko pa lang talaga, ang gaganda talaga ng design ng mga Yamaha Mio na to. At yun din yung dahilan kung bakit sobrang sumikat talaga dito sa Pilipinas ang mga Yamaha scooters. Pumasok nga din sa mundo ng karera itong Yamaha Motor Corporation. Nagkaroon nga sila ng 39 World Championships. Kasama na nga dito yung 7 MotoGP, 3 500cc 2-stroke class at isang World Superbike. At eto magugulat kayo mga parikoy, na gumagawa din pala ang Yamaha ng mga sasakyan. Dito ako medyo nagulat kasi ang alam ko lang sa Yamaha, motor lang yung mga ginagawa nila. Unlike sa Honda, meron silang motor, meron din silang sasakyan. Ang Suzuki ganun din, meron silang motor, may mga sasakyan. Pero dito sa Yamaha pala mga parikoy, ay gumagawa rin pala sila ng sasakyan. Kasi taong 1984 ay nag-sign sila ng contract sa Ford Motor Company para mag-develop, mag-produce at mag-supply ng 60-degree 3-liter dual overhead cam V6 engines. Taong 2005 to 2010 naman ay nag-produce ang Yamaha ng 4.4-liter V8 engine para sa Volvo. At alam nyo rin ba mga parikoy na noong 1967 ay kasamang gumagawa ng Toyota ang Yamaha Motor Corporation sa pag-develop ng mga sasakyan nila tulad na lang ng Toyota 200 GT at Toyota 4A-GE. Akala ko puro motor lang yung ginagawa nila. Gumagawa rin pala sila talaga ng mga sasakyan. Wala silang sariling sasakyan pero katulong sila ng mga bigating company para gumawa ng kanika nilang mga sasakyan tulad na nga nitong Toyota, Volvo, tsaka Ford. Taong 1990 naman mga parikoy, nang mabuo ng Yamaha Motor Corporation ang pinakauna nilang sasakyan. Actually, project car pa lang to mga parikoy. Ito yung Yamaha OX99-11 V12 sports car. Dapat noong 1994, matutuloy na sana yung production nito. Hindi ko alam kung ano na nangyari dun sa plano ng Yamaha Corporation dun. Kasi wala na akong nakitang balita after nilang magawa itong Yamaha OX99-11 V12. Sa ngayon nga, ay patuloy pa rin ang Yamaha sa pagpoproduce ng mga motorsiklo sa iba't ibang panig ng mundo. At isa ang Yamaha sa top best-selling motorcycle sa buong mundo. Hindi lang dito sa Asia at Pilipinas. Noong una ay medyo nag-struggle din yung company na to sa paggawa ng kanilang mga products. Pero dahil sa pagpupursige ng founder ng Yamaha na si Torakusu Yamaha, ay naging successful ang company na ito. Taong 1916 nga, nang mamatay ang founder ng company na si Torakusu Yamaha. Pero dahil sa tulong ni Vice President Chiyomaru Amano at Genichi Kawakami, ay nagpatuloy pa rin ang kumpanya na ito hanggang ngayon. And the rest is history na mga parikoy. Sobrang laki talaga ng naiambag ng Yamaha Motor Corporation at Yamaha Corporation. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Sobrang laking tulong talaga ng mga nagawa nilang motor dito sa Pilipinas, lalo na ngayong pandemic. Taon-taon meron silang nilalabas na mga motor na hindi natin maipagkakaila na napakagaganda talaga. At hindi sila tumitigil sa pag-innovate at pagdagdag ng mga magagandang features sa mga nilalabas nila na motor. Kaya hanggang ngayon ay tinatangkilik talaga ng mga Pilipino at ng buong mundo
Nintendo ang mga produkto ng Yamaha. So hanggang dito lang po ang video natin mga pare ko. Sana po nagustuhan nyo ang ating kwento sa Yamaha Corporation. Have a nice day mga pare ko. Thank you for watching.